TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Sasama ka sa akin! Hindi! Pindiwan mo ako! Kapag hindi ka sumama sa akin ng maayos... Baril! Mamili ka, Remy! Sasama ka sa akin o mamamatay ka! Pagkatapos, magpapakamatay ako! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, huwag nating madaliin ang pag-ibig. The more minamadali, the more tayong napapahamak. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kabilin nyo na nga po malapos sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Miss K, Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may T, Tanya Chinita. Na magbigay solusyon. Pwede naman kusimisyon. At ito na nga po ang TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito! We wish you a Merry Christmas. We wish you Americano. We wish you Pinoy tayo. A Merry Christmas and a Happy New Year. Namamas ko po. Ay, walang binigay. 1, 2, 3, go. Thank you, thank you. Ang babarat ninyo, thank you. In fairness. Yung mga natututunan natin nung bata tayo eh, no? Oo, diba? Kasi naman eh. Kahit peso man lang. Bayan. Pero kapag kahit piso, na candy, nakakatuwa eh. May marisip pero alam ka. Pero minsan kasi kapag piso lang ibinigay mo, magre-reklamo pa yung mga bata. Yung level ng thank you nila, may leveling yan eh. Kapag piso, medyo lobat yan. Tsaka hindi nakatingin sa nagbigay. Thank you. Nakatingala. Thank you. Tapos iniis na ba yung katabi ko? Kasi dito ka nagyak. Ang gigil. Talaga. Diba? Kakatuwa. Pero ikaw ba? Naranasan mo mga Halloween? Oo naman, Mama Christine. Araw-araw the same bahay. Wow! Araw-araw binigyan na kita ka. Pag ikaw na ganun po talaga. Sabi mo, ganun po talaga. Nag-rason na yun, no? Oo, ganun po talaga. Bakit kasi kayo dito tumira? Naging kapitbahay tuloy namin kayo. Kasalanan pa niya. Ay, kakantahan ka rin niya. Thank you, thank you. Ang tigas ng ulo mo, thank you. Push mo yan, te. Pagkashe. Muntik nang magkashe. Muntik lang naman. In fairness. Ay, ikaw, nangaraling ka ba? Oo naman. Pero iba-ibang bahay. Siguro nagsisplit ka, no? Pag nangangaraling ka. Hindi rin. Tambol lang, taga-tambol lang. Ganyan. Ay, kami yung pitcha. Alam mo yung pitcha? Pitcha. Yung ano? Yung takip ng soft drinks, diba? Pipit-pitin, tapos ilalagay sa alambre. Ipagsasama-sama mo. Paano uli? Tapos yung puwit ng ano, tabo, di ba? Correct. Ay, hindi. Sabi niyo ano yung puwit ng sa aming bahay, maraming bangkay. Merry Christmas, puno ng singkamas. Ano trabaho niyan? Imbalsamador? Puno ng tubig. Puno ng bangkay. Ano, tinitake home yung mga patay. Oo, nagtatrabaho dun. Mag-overtime ako. Dadaling ko dyan yung ano. Iuwi ko po yung trabaho ko. Yung patay. Overtime. Embalsamador. Hindi, yung kinagamit namin yung lata ng gatas. Kasi during that time, meron pa kaming baby. Hindi, yun nga yung tabo namin yung lata ng gatas na malaki. Ay, ganun? Oo, yung tabo namin. Ang sakit nun. Bakit? Siyempre, hindi mo naman yung hudod sa pit mo yung hindi, lata. Hindi, pero kasi di ba may mga... Hindi, sabagay, pipit. Pwede naman tanggalin yun. Oo, ipitin mo. Pupukpukin mo ng martilyo yung gilid para hindi matalas. Okay. So, magaling dyan, tatay ko. May fabrika kami ng tabo na lata. Wow, for sale. Very unique. Anyway, eto na nga po yung ating TLC, The Drama Special Interactive. Uy, sabi ni Papa Jack, huwag nating madaliin ang pag-ibig. The more na minamadali, the more tayong napapahamak. Oh my gosh, ganun ba yun? Talaga ba? Is it so delicate? Masabi dito ni Colenx Percopio.
Makaon, sabi niya. Seryoso yun? Sabi ni Procopio. Porcopio? Ay, bakit ba? Gusto ko Procopio. Ay, binabastos mo yung ano niya, surname niya. Mas maganda, may madating. Huwag ka nang niyalang matigal. Sorry, sorry, ba't ka galit? Oh, lawyer ka ba niya? No, I am here to lawyer her. Sabagay, okay na rin yun. Sa halip na sabing to defend, diba? Oo, to lawyer her, I'm dapat ganon. I'm here to lawyer you. I will lawyer you. Ganon. We'll fight for you. Okay, push, friend. Totoo yan. Sa sobrang pagmamadali mo, lalo kang mapapahamak. Malay mo, pag hinintay mo, wala pa rin dumating. Mm. Nga pa din. Mm. Ikain mo na lang yan, masarap pa. Mm. Busog ka pa. May pahabol. Ay, bakit ba? Eh, sabi nga lang, oh. Wala ka nang pera, wala ka pang jowa. Nga nga talaga. Kain. Basag na salamin sa mga. Sabagay, at least meron kang lapang. Mm. Oo. Hindi kaso ka paano pag inutang mo pa yung pagkain mo? Grabe, eh. Diba? Big din na, friend. Bahala kayo sa buhay. Alam na this. Paproblemahin pa namin ni mamataan niya yun. Grabe. Sabi ni Eliza Bagindok Alvarez, eh kung matanda ka na at wala ka pang jowa, ganyan ka talaga boses niya? Oo! Di ka pa na... Di ka pa ba magmamadali? Pero masarap umibig kung ito'y nasa tamang oras at tamang panahon. When is the right time and where is the right time? We had the right love at the right time. Sabi naman dito ni KJ Reyaso, ay may letter K din siya. Isa din oh, siyang may K. Nakikik siya. KJ Reyaso, sabi nga sa kanta, love takes time. May tamang panahon. Tuloy mo naman, ayoko. Ma. Napaka-KJ naman ito. Nagre-reserve ako ng energy para mamaya bongga tayo sa hosting. Ano ka? Bias ka. Bakit? Kinikilingan mo yung hosting. Charot lang! Maging. Ajijiji. Energetic na yun. Ajijiji. Baka kasi maumay sila eh. Pagkamanta ako. May Mabango ka ba? Ang bango. Ambot dito. Wawa. Alam yung mumu dyan. Minamoy ka ba sa pagita? Si Morena pala dumating. Nagsimba siguro. Kapag hindi nagsimba, mabaho. Ganon. Amoy motel. Sabi nga ni KJ Reyaso, sabi nga sa kanta, love takes time. May tamang panahon, may tamang oras, at may tamang tao para dyan. Hashtag, don't find love. Hashtag, let love find you. Oh! Let love find you. Ano ba itsura ng love? Love Radio, yung logo na. Ay, sabag. Oh, talino niya. Nag-buffer 3 seconds. At least! At least nakahabol. Ako nga, hindi ko kaya yun eh. Sabi ni Danica Contado, tama! Kusang dadating yan, mag-antay ka lang sa door nyo. Pero may nagre-react, mamata niya. Sino birthday nito eh, birthday niya ngayon. Ni mama, ni mother. Ni Ninang Ming. Oo, Ninang Ming. Well, ni Salome. Salome Arinduque. Hi, Doc. Ano sabi niya? Walang right time yan, ang dialogue ng 49ers. Parang budget meal lang sa ano. Sa fast food ah. Oo, diba? 49. Ito na, sabi dito ni Phoebe Valderrama. Tama! Ang pag-ibig ay parang one traffic sa EDSA. Usad pagong, mabagal man, pero at least merong patutunguhan. Naka naman. Pero sa EDSA, parang wala namang patutunguhan dun eh. Meron naman. Meron pero ito, bukas pa. Mga 10 years, 12, ganyan. 12. Pero at least, alam mo na meron kang patutunguhan. Ay, naku. May nalalaman ganun kayong talaga ganun. Daw nasa stranded. Ang talino mo dyan na, Phoebe. Ikaw na yan. Ikaw na yan, Phoebe Valderrama. Phoebe. Valderrama, lakas na ka tayo ng serye. Oo nga. Valderrama, kunin mo ang itak! Ang hasyenda, alagaan mo, Valderrama! Parang gano'n. Tawagin si Facundo Valderrama. Mama! Mama, narito na po si Valderrama! Madam, andito na po si Valderrama na. Ati! Ati! Si Valderrama, nasa pento na ati! Ati! Puno na po ang baldi, Rama. Eh, baka rhyme lang. Hindi. Maka punchline, knock-knock! Who's there? Valderrama. Valderrama ho. Ikaw nga. Ati! Puno na po yung baldi. Raramahin ko na po ba? Last ko na yun! Nakakatawa! Ang sakit din siyang ko. Grabe! Sarap ulit ulitin, Valderrama!
Sikat ka na, Ate Phoebe. Alam mo yan. Ito na. Oh, kwento natin. Kwento ni! Lala tayong energy. Umbisa pala wala na. Energy si friend. Kwento ni Lambert. Napagbibidahan nga po ni Rico Pagnaro ng Yes of Manila. Si Remy naman po ay pag... Remy! Ang rata Remy. Sa tabo. Gaganapan po ni Maria Morena ng Yes of Manila. Queenie! Rica Hera ng Yes of Manila. Dita, Lala Banderas, Yes of Manila. Mo, and Jacob Badida, I love Radio Manila. At Dear Tita Carmen, misista ng Yes of Manila. Wala, mamandang chime, what's now? Wala. Yato na. Yato na nga po, Kuwento ni Lambert. Dito sa... TLC, the drama special interactive. Involve ka dito. Hoy, mag-hashtag ka kaya. Oo, oh, gamitin mo. TLC, TDS interactive. O kaya comment na lang sa Facebook, Yes of Manila. Malak sa buwem. Huwag ka maingay, Kristi. Winnie, may problema ka ba? Mula pa kanina nagkita tayo, matamlay ka na. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito, Lambert? Hindi kita maintindihan. Nakita kita kahapon sa mall. May kasama ka dun eh. Ha? Hindi na ako lumapit sa inyo. Dahil ang sweet-sweet mo. Kayo ng babaeng kasama mo. Winnie. Nang manligaw ka sa akin, sabi mo, mahal mo ako. Ako lang yung mamahalin mo. Kaya nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita. Pero niloko mo lang pala ako. Hindi kita niloko. Sinungaling! Sinungaling ka. Winnie, totoong minahal kita. Kung mahal mo ako, hindi mo sasaktan yung damdamin ko. Hindi ka makikipagrelasyon sa iba. Inaamin ko, si Tita, ang babaeng nakita mo kahapon na kasama ko sa mall, girlfriend ko rin. Pero hindi ko mo nakikipagrelasyon ako sa iba. Nangangahulugang wala na akong pagtingin sa'yo. Mahal pa rin kita. Nagkataon lang na natuto akong magmahal sa iba. Anong klaseng pagmamahal meron ka? Ang sabihin mo, wala kang pagpapahalaga sa damdamin ng iba. Natural lang sa lalaki ang magbilang ng nobya. Sayang lang yung pagmamahal ko sa'yo, Lambert. Dapat maintindihan mo ko. Pinaglaruan mo lang pala ako. Winnie, hindi mo ba ako maiintindihan? Talagang hindi ko maiintindihan. At hindi ko matatanggap na patuloy pang makipagrelasyon sa'yo. Gayang may ibang babae kang pinapahalagahan. Anong klase ka, Lambert? Bahala ka. Kung inaakala mong maghahabol ako sa'yo, nagkakamali ka. Wala sa bokabularyo ko ang maghabol ng babae. Tandaan mo to, Lambert. Pagsisisihan mo rin ang paglalaro mo sa pag-ibig. Matitikman mo rin ang sakit ng mong mahal ng tapat. At suklian ang pagmamahal mo ng kataksilan. Gaya ng ginawa mo sa akin. Mabibigo ka rin. Masasaktan. Lulunga ka rin. Makakarma ka rin. Ano, Simeon? Huwag mo nga siraan si Lambert. Hindi ko sinisiraan ang boyfriend mo, Tita. Sus. Bago ako nakabalik dito sa office, nadaanan ko siya sa Baywalk. May kasamang ibang babae. Maniwala ka sa akin. Magkaibigan tayo. Alam ko. Kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Pero hindi ako naniniwalang magagawa ni Lambert na lokohin ako. Mahal niya ako. At walang kahit sino ang makasisira sa aming relasyon. Wala! Lambert, oh, igilan mo na yung paglalaro mo sa pag-ibig. Kasalanan ko ba na mahalin ako ng mga babae, Mon? Ha? Pare? Bakit? Kilala mo ba yung babaeng bumaba sa jeep?
Ala, si Remy yun. Bakasyonistang pamangkin ng kapitbahay ko. Tiyempo pa lang pasyal ko rito sa inyo ngayon. Nakita ko ang magandang babaeng yun. Ayan ka na naman. Pare, baka pwede mo namang imbitahin yun sa inyo sa Linggo. Yung bakasyonistang yun. Oh, bakit? Wala namang okasyon dito sa amin, ha? Kunwari, birthday mo. Ano? Sagot ko ang gastos. Pero Lambert... Pare, kung talagang kaibigan kita, pagbibigyan mo ang pakiusap ko. Gusto ko lang makilala ng personal si Remy, okay? Tita Carmen, mukhang napaka-importante ho ng gusto niyong sabihin sa akin, ha? Hindi naman, Lambert. Sinekreto niyo pa ako rito sa harap ng bahay ni Namon. May ipapakiusap lang sana ako sa'yo. Tungkol sa pamangkin kong si Remy. Basta makakayanan ko ho. Hindi kayo mapapahiya sa akin. Lambert, matagal na tayong magkalugar. At kilala kitang palikero. Kung sino-sinong babae na pinaglaruan at pinaluha mo. Pero sana, huwag mong ibilang sa mga naging biktima mo si Remy. Tita Carmen. Maaari ba, Lambert? Pwede ba? Remy, galit ka ba? Hindi, Lambert. Bakit hindi ka kumikibo? Binigla mo kasi ako. Sinabi ko lang sa'yo ang laman ng puso ko. Ang alam ko, magkaibigan lang tayo. Remy, mahal kita. Maging magkaibigan na lang tayo. Kaibigan lang? Kaibigan o kapatid. Hindi nahihigit doon. Lambert, pare, wala kang dapat ipaghinanakit. Mon, hindi ako makapaniwalang mabibigo ako kay Remy. Sineryoso ko siya. Higit sa panliligaw ko sa iba ang ginawa kong panunuyo sa kanya. Umasa akong magiging kami. Pero kabaligtaran sa inaasahan ko ang nangyari. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi lahat ng babae mapapaibig mo. Ano ang pagkakaiba ni Remy sa ibang babae? Ay nako, Lambert, kalimutan mo na siya. Hindi, Mon. Ituon mo na lang kay tita yung atensyon mo. Alam ko may pagtingin din sa akin si Remy. Eh, bakit ka binasted? Pakipot lang siya. Akala mo lang yun. Papatunayan ko sa'yo, Mon. Mahal din ako ni Remy. Ay, nako. Alam mo, Lambert, ha? Kapag nagpatuloy ka pa sa panliligaw mo sa kanya, malamang magkasira na kayo ni tita. Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Hindi po, Tita Carmen. Bakit parang maiiyak ka? Wala ho. Si Lambert ba ang dahilan? Tita Carmen, kapag nagbalik ho rito si Lambert, hindi ko na ho siya pakiharapan. Iiwasan mo na siya? Ayoko na ho siyang makita at makausap. Nagbibiro ka? Hindi, tita. Totoo na?
Gusto mong tapusin na sa atin ang lahat? Para rin sa kabutihan mo. Hindi kita maintindihan. Ayokong lokohin ka. At papaniwalain na mahal pa rin kita. Gayong may ibang babae nang tinitibok ang puso ko. Tita, sorry. Wala iya ka! Tita! Niligawan mo ako. Pinapaniwalang mahal mo. Pinaasa. Pero matapos ako magtiwala, saka mo sasabihin wala kang pagtingin sa akin. Na may iba ka ng mahal. Kaya gusto mong tapusin ang relasyon natin. Sana maintindihan mo ako. Lambert naman! Bakit mo ako pinaglaruan? Bakit mo pinaglaruan yung puso ko? Bakit? Bakit? Tita, tama na! Hindi ka dapat nakipaghiwalay sa girlfriend mo, Lambert. Alam kong siya ang dahilan kaya hindi mo matanggap ang pag-ibig ko, Remy. Wala akong sinabing ganun. Kung alam mo lang, napakasakit para sa akin na binigo mo ko. Kaya kahit dito sa kalye, naniligaw ka sa akin? Handa akong gawin ang lahat para maniwala ka sa akin. Naniniwala naman ako na totoong may pagpapahalaga ka sa akin. Kahit magmukha akong kawawa, kahit pagtawanan ako ng iba, igigiit ko pa rin na mahal kita. Hindi ka kailangan magpakababa dahil sa akin. Remy, huwag mo na akong pahirapan. Maraming babae, Lambert. Ikaw ang mahal ko. Ang nandito sa puso ko. Maraming nakahihigit sa akin. Pakiusap naman, Remy. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan kung tapat ako sa'yo. Ako ang makikiusap sa'yo, Lambert. Huwag mo na akong kulitin. Remy. Kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, hindi ako makikipagrelasyon sa'yo. Diyan ka na! Remy! Sadali lang, Remy! Remy, umiiyak ka. Ay, hindi ho, Tita Carmen. Huwag ka nang magkaila. Ipinaalam ko lang sa'yo na nadaanan ko si Lambert sa kanto na may kausap na ibang babae. Napaluha ka na. Tita. Nasaktan ka? Dahil mahal mo rin si Lambert, hindi ba? Totoo man ho yung pagtingin ko sa kanya. Hindi ko ho maaaring bigyan yun ng daan. Alam niyo naman po ang dahilan. Naiintindihan ko, Remy. Tita Carmen, wala ho akong karapatang magmahal at mahalin. Wala! Thank you.
Lambert, lasing ka na. Kakaunti pa ang nainom ko, Mon. Eh, bakit kasi naggaya ka ng inuman? Eh, hindi ka naman sanay uminom. Napahampas lang ang kamay ko sa mesa dahil... Dahil na naman kay Remy. Hindi ko siya maintindihan. Ay, naku. Ikaw ang hindi ko maintindihan. Pare, patuloy niya akong iniiwasan gayong mahal niya rin ako. Iiwasan ka ba ni Remy kung mahal ka niya? Mahal niya ako. Nakikita ko sa kanyang mga mata, kabaligtaran sa nararamdaman niya ang sinasabi niya sa akin. At yun ay kinababadrip ko! Oh, pare, relax. Pinapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pero kahit anong gawin ko, binabaliwala niya. Pinahihirapan niya ako. Masyado niya sinasaktan ang puso ko. Pare, maaaring karma ang nangyari sa'yo. Karma? Oo. Yan ang sukli sa pagiging mapaglaro mo sa pag-iibig noon. Hindi ako niniwala dun. Pare, wala kang pinakamabuting dapat gawin, kundi tanggapin ang kabiguan mo kay Remy. Hindi ko matatanggap na mabigo sa kanya! Lambert! Isang kahihiyan! Napakalaking kahihiyan para sa akin na mabigo sa pag-ibig. Kaya gagawin ko ang lahat para maging akin si Remy. Kung hindi ko siya makuha sa santong dasalan, dadaanin ko siya sa santong paspasan! Payan, kung kailan ginabi ako sa pagpunta sa ospital, saka naman walang magdaang tricycle dito. Remy! Huh? Lambert? Sasama ka sa akin! Hindi! Pitiwan mo ako! Kapag hindi ka sumama sa akin ng maayos... Barel! Mamili ka, Remy! Sasama ka sa akin o mamamatay ka! Pagkatapos, magpapakamatay ako! Hindi mo alam ang ginagawa mo, Lambert! Huwag kang sisigaw! Pag nag-eskandalo ka, dalawa tayong matatagpo ang bangkay sa bakanting bodegang to! Wala ka sa sarili mo! Halika! Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko gusto ang ginagawa ko. Ayokong daanin kita sa dahas. Pero masisisi mo ba ako? Ha? Hindi kita mapakiusapan. Wala kang awa. Kahit ano ginagawa ko, mahalin mo lang ako. Pero pinahihirapan mo pa rin ako. Sinasaktan mo ng labis ang damdamin ko. Gayong alam ko namang mahal mo rin ako. Mahal mo rin ako, Remy. Damaldam ako. Aminin mo. Aminin mo. Aminin mo! Totoo! Mahal rin kita! Mahal mo ko? Kung mahal mo ko, bakit, Remy? Bakit? Bakit pinahirapan mo ko ng gusto? Bakit ginagawa mo lahat ng to? Dahil... Ayan... Pagmasdan mo ako pagkatapos kong tanggalin ng takip sa ulo ko. Bakit ganyan ang ayos mo? Ang ulo mo. Kakunti na lang ang buhok. At tila, nalulugas pa. Tama ka. Remy, hindi ko maintindihan to. Nagpapakimo ako. Kimo? Ginagawa lang yan sa isang taong may malubhang karamdaman. Tama ka, Lambert. Tama ka. Remy, may sakit ako, Lambert. Cancer. At may taning na ang buhay ko. Narito sa pagko ang katibayan. Ayan ang mga reseta. Tingnan mo. Basahin mo lahat. Para mapatunayan mo ang totoo. Remy, minahal na kita noon pa, pero iniwasan kong mahalin mo ko dahil hindi ako maaring mahalin. Mag
pagdurusa lamang ang lalaking magmamahal sa akin. Dahil hindi namang tatagal ang buhay ko. Hindi ko alam ganun. Patawad. Patawad. Moon, dahil sa pagmamahal ko kay Remy, handa akong pakasalan siya. Sa kabila ng lahat, hindi nagbabago ang damdamin ko sa kanya. Nanghihinaing lang ako na hindi magtatagal at mawawala rin siya sa akin. Pare, masyado ka kasing nagmadali. Minahal mo kaagad si Remy, kahit hindi mo pa siya lubos na nakikilala. At nag-apura kang maging kayo agad. Ngayon nagkaroon ka ng aral na huwag nating madaliin ang pag-ibig. The more na minamadali, the more tayong napapahamak. Ang sabi ni Papa Jack, huwag nating madaliin ang pag-ibig. The more na nagmamadali, the more tayong napapahamak. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, huwag nating madaliin ang pag-ibig! The more na minamadali, the more tayong napapahamak! TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Hala, ginagalit niya si Papa Jack! Kasi, alam na this. Hashtag, alam na this. Hoy, sabi nga po ni Papa Jack, huwag nating madaliin ang pag-ibig. The more na minamadali, the more tayong napapahamak. Kapo kabisyo, kahit naman ho sa ang aspeto ng buhay, kapag minamadali, pumapalpak. Lahat ng hindi pa pwede kapag pinilit mo yan, sasabit at sasabit yan. Pero sadyang may mga tao po talaga na sa isang tingin pa lang nila, alam na nila kung gusto ba nila ang tao. Sadyang meron po mga tao na hindi marunong magdahan-dahan kasi para sa kanila, bakit pa nga naman patatagalin? Ang pwede naman na ngayon, di ba? Diba, bakit pa nga ba naman hihintayin ng isang bagay kung pwede namang sadyain na? Alam po ninyo, meron din namang advantage kapag minsan tayo ay nagmamadali. Alam niyo kung ano yun? Kasi kapag tayo ay nagmamadali, maaga mong natututunan yung lesson. Ibig sabihin, mas lamang ka kaysa dun sa mga naghihintay. Bakit? Kasi sila naghihintay pa bago sila matuto. Samantalang ikaw,
kakamadali mo, natutunan mo earlier agad kung ano yung effective na gawin at hindi effective. At least ikaw, hindi ka natakot mag-try agad. Nagkamali ka man, may wisdom naman. Nakapalit yon. At sa story po ni Lambert, kapwa kabisyo, naniniwala po ako na hindi naman siya talaga napahamak nang siya ay nagmahal agad. Bagkos nakita ko po na yung pagmamadali niya ay isang blessing. Bakit po? Hindi lang po kay Remy blessing, hindi lang kay Lambert. Mantakin niyo ho kasi, yung tao mamamatay na sana. Pero dahil siya ay nagmahal at merong nagmahal sa kanya, nagkaroon po ng reason para maniwala na meron pa akong dahilan para mabuhay sa mundo, para magstay, para kumapit, para maniwalang may miracle. Malay natin, di ba, pusong nagmamahal po pala ang gagamot sa kanya. Hindi po natin alam. Kaya ang pag-ibig sa ganitong sitwasyon, naniniwala po ako, hindi kapahamakan, kundi pagpapala. Pwede bang umibig? Ano ba yan? Hindi nasasakta. Oh. Alam niyo ho, wala, hindi pa kasi sasabihin ko pa lang. Alam mo, bebe ko, na mapalalaki o mapababae, wala hong lisensya na manloko. Hindi porke lalaki ka, ibibigyan ka na ng jowa mo ng lisensya para maghanap pa ng iba. Hindi ho yan ulam sa hapagkainan na kailangan maraming putahe ang nakahain, depende sa panlasa mo that night. Una sa lahat, ang mga babae, nasa kategorya ho yan ng tao at hindi ulam. Pangalawa, babae lang po ang allowed na maglaro ng Barbie. Kapag naglaro ang lalaki ng Barbie, I confirm, bakla yan. Hindi ka tunay na lalaki. Dahil ang tunay na lalaki, nagpapaiyak ng babae dahil sa sobrang saya niya sa relasyon nyo. Hindi yung iiyak siya dahil sa sobrang sama ng loob sa'yo. At tandaan, nasa mundo ng pag-ibig, lahat po ay pantay-pantay. Kahit sino man sa inyo, boy, girl, bakla, tomboy, confused! Butiki baboy, ipis. Kahit po sino, kahit si Lord Diego Bandido pa yan. Walang karapatang magloko. Dahil kung yan lang din naman ho ang gagawin mo, abay, huwag ka na makipagrelasyon. Huwag ka na dumagdag sa dumaraming populasyon ng mga manloloko! Yun lang. Takot. Matakot ka? Paano ka matakot? Hindi mo nakikita yung tsura. Sayang, ito yung mga, Mama Christine, yung mga chance na sayang hindi mo nakikita yung pagmumukha ko, no? Na pwede kong balaburain, di ba? Ay, feeling mo naman, ikaw, ano yung mukha mo, pagmumukha mo, pag nagsalita ka ng English yung nguso mo. Ay, at least may yung mga namimiss ko eh, pero at least merong tayong suspense, di ba? O, di ba? At least, at saka gumagana yung ating imaginary! Ganyan. Diba? Gumagana yung imagination natin. Imaginary. Paano? Yung nag-i-imagine tayo. Generation. Diba? Nagkakaroon tayo ng image sa itsu, yeah, sa utak natin. Na parang, paano kaya ginagawa ni Tanya yun? Sa kaya nakalagay yung kamay niyo. Mga ganon. Diba, malay mo maging inventor tayo. Sikat na inventor kasi kaka-imagine natin. Ay, may connection tayo. Pero FYI, sa mga hindi pa rin po nakakaalam, hindi po kami magkasama ni Tanya Chinita, kaya hindi namin mabully ang isa't isa. Opo, hindi ko po makita yung muso niya, yung talsik ng laway niya. Wawa! Huwag ka mag-alala. Hindi kasi, Mama Christine, ako talaga tumatalsik yung laway. Ay, talaga ba? Di ba napapalunok nga ako eh. Napapaganon talaga ako eh. More laway, more fun. Naiipon kasi sa gilid. Correct, tickles. Pero totoo. Pero mamaya, magkikita kami ni Mama Tanya Chinita. Mag-host kami para sa MBC Choral Competition. Uy, pwede kayo manood. Kasi English dun na nagpa-practice na nga. Tagalog naman. English dun. I mean, English pala. Oo nga. Alam, ang pinakamagaling na choir ng bansa. Wawa, English! Sina ang tsetsang halin kanya. Saan ito gagawin, Mama Tanya? Diyan po. Sa Aliw. Wawa, hindi pa rin. Baka mag-host, hindi alam. Sa Aliw. Sa Aliw Theater. Theater. Sa Aliw Theater gagawin. Mm-hmm. Pwede kayo manood ng live via live streaming. www.ourlivestream.tv. Anyway, ito na nga yung programa natin. I-push na natin mga sinasabi ng kapwa natin dito sa TLC, The Drama Special, Interactive, Involved ka dito. Pa!
Sabi ni, ako na ang mangunguna, sabi ni Myron. Myron Christopher Reynoso. Ang tigas ng mukha ni Lambert. Mga tulad niya nakakasira ng reputasyon ng cute na lalaking tulad ko, sabi niya. Pangalan niya po ay Myron Christopher Reynoso. Ano yun? May regalo sa akin si Tita Susan. Meron ka rin. Patanogin mo. Ano sabi ulit niya? Kasi si Kuya baka sabing cute eh, na wala tuloy tayo sa wish. Sabi ni Myron, ang tigas daw ng mukha ni Lambert, mga tulad niya nakakasira sa reputasyon ng cute na tulad niya. Cute na talaga, niya. Baka naman nakakatakot. Tinignan ko, naka-camera 360. Yan. Cute ba, cute ba? Mm-hmm. Cute. Sige. Sabi naman dito, ito cute din to eh. Lagi ito dumadalaw sa atin. Sino yan? Si Topher underscore Fermin. Christopher Fermin. Yay! Ano niya si Mama Christy? Tinanong mo na dati yun. Sinabi ko wala nga sila connection. Hoy, hindi ako marunong magtanong ng ganun. Ikaw mahilig magtanong. Hindi, nagtanong ka sa akin. Naalala ko! Sabi mo kama ka niya si Christy Fermin. Wala lang. Baka hindi ako yun. Kailangan bang magbilang ng taong mamahalin? Yung totoo, Lambert. Yung totoo. Mag-explain ka with actions. Yung totoo, Tanya. Namimiss lang magdrama. Karirin mo yan. Ay, bay, sabi ni Kevin. Hyper ka ngayon. Sabi ni Kevin Medina, Ate Tanya, bay, napamura ako kanina sa sinabi ni Lambert. Lalaki po siya, lalaki. Oo, sabi niya. Bay, natural lang daw yun sa lalaki magbilang ng nobya. Ha, katulpa, sabi niya. Katulpa, alam mo. Sabi niya, no, ni Carlo Paraiso ng Yes FM Boracay, anong website yun ulit, friends? www.ourlivestream.tv. Mamaya, manonood siya. Mamaya na. Naku, kawawa naman siya. Pag hindi niyo na-memorize, papost namin ni Mama Tanya sa Facebook mamaya. Sabi naman dito ni Don underscore Elite. Ay, si Elite. Oy, oo, taga ano to? Taga National Capital Region, Republic of the Philippines. Ay, sino ba yung banda? Hindi ko. Ano ang natural doon, Lambert? Ang natural sa lalaki ay yung rumispeto sa damdamin naming mga babae. Napansin ko lang ha, pareho tayo mga kinuhang comment yung mga nagagalit kay Lambert. Dahil doon sa, yun talaga yung tumatak sa isipan nila yung Correct. Sinabing, lahat ng lalaki ganito nagbibilang. Diba? Meron nga dito, sabi dito ni, ikaw nga muna, hanapin ko lang. Sabi ni Gain Hay at Hi Gain sa Twitter. Ang aral ngayon po sa TLC The Drama Special Interactive. Huwag kalad ka rin ang babae sa lumang bodega. Okay. Magandang aral yan. Tama yan. Matalino Hindi ka dyan. Sino yan? Si Gain Hay. Pero ako gusto ko dun ah. Kasi exciting pag dun eh. Bala ka nga. Ay! Ayun ko sa'yo. Walang bayad dun eh. Sabi ni Chris De Leon sa Facebook fanpage pa ng Love Radio. Ito yung sinasabi ko kanina. Sabi niya dito, Hi Lambert! Huwag mo lahati ng mga lalaking tulad mo dahil hindi natural sa isang lalaki na magjowa ng 1, 2, 3 o kahit ilan pa man dahil ang tunay na lalaki, one man lover lang. Kung talagang mahal mo ang nag-iisang babae sa buhay mo, alam mo kung anong tawag sa tulad mong lalaki walang... Huwag niyong gagalitin si... Ano ang pangalan niya? Chris De Leon. Huwag niyong gagalitin. Huwag niyong gagalitin. Ako. Sabi niya mamata niya, alam mo kung anong tawag sa tulad mong lalaki? Walang... Balls. Walang ba? Yag balls. Yan. Ay, naku. Nagagalit tuloy si Chris De Leon. Ikaw kasi. Hinayblad. Pogi pa. Pogi pa naman. Tignan ko nga. Hi. Tignan ko. Sabi ni Atkoy Raven 04. Kaya nga nauso ang salitang take your time. Para may panahon kang maiayos at maitama ang dapat mong ayusin. Sino po bang nag-imbento ng salitang take your time? Ako ba, present? Ang galing mo naman. Nauso ba yan? Parang hindi ko naman nalamang nauso. Hindi ba? Kasi ako nasunod naman ako sa uso. Pero hindi naman ako nausuhan niya. Wow. Ang kakatawa, nakakatawa. I-push ko to, i-push ko to. Ulit-ulitin natin ang sarap sa chan. Tamam. Sabi naman dito ni... Ito pa rin, no? puro comment pa rin ng mga galit kay Lambert, eh, no? Sabi ni Ian Superior Tan. Mga guilty kasi. Pagka nag-com... Hindi naman. Lak lang. Sabi ni Ian Superior Tan, ang pogi mo, Lambert. Kasiraan ka sa lahi ni Adan. Pakamatay ka na lang, sagutan na lahat ang coffee and biscuit sa party mo. Ay, ako, butong pakwan. Gusto ko yung butong pakwan. Huwag naman ganun, huwag naman pakamatay. Wag yun. Magkasakit muna bago magpa... Oo. Torture. Ugutin muna isa-isa yung puko. Wag na mag...
Hindi, magbago ka na lang, Lambert. Kasi kapag ka ikaw nakita kanila, naku, promise, pilik mata mo lang walang latay. Sabi tuloy ni MG. Oh. Si MG Sibuko, yung chef ng Manila Facebook fan. Manluloko pala si Kuya Lambert. Lambert, sabi niya, Lambert. Internes. Sarap batukan. Sabi. Manluloko. Ang wala ka na. May hashtag siya. Puge. I love that. Ang pugi-pugi mo, Dodong. Pahalo ka, Kobe. Pahalo ka, Boom. Post mo yan. Sabi ni Neri Balmes, nag-comment siya sa fanpage po ng Love Radio Manila, may katapat nga naman ang lahat. Sino katapat mo mamatahan niya? Ha? May katapat daw ang lahat eh. Sino katapat mo ngayon? Ito, Winmedia, tsaka... Dapat kasi... Tsaka tech. Sabad kasi, maging parehos tayo, mapababae man o mapalalaki, kapag may mahal tayo at ginagawa ang lahat, maging patas tayo dahil ang karma laging nandyan yan, tandaan ninyo. Magbalad ka na lang ng patatas. Oo nga. Patas daw eh, patas Sarah. Eh. Sarah, jowa mo na ba si ano? Sina? Ay, nakausap mo ba si Ate Becky? Hindi. May sak... Last mo na talaga yan. Sabi ni Sandy Abarca, huwag kang magmadali pag bata ka pa. Magmadali ka pag 40 plus ka na. Para bang si... Mahirap ka na makabuo, sabi niya. Grabe. Hindi po kaya... Ay, diba? Oo, meron mga 40 na habol pa tatlo. Depende sa ano mo sa matres mo. Kung matibay ang matatag yan. Tsaka sa sperm ng lalaki. Oo, kung hindi pa sago. Oo. Ang sarap ng tawa mo dyan, ha? Grabe ka. Nag-imagine ka. Hala! Ano yung dyan? Hala! Malay ko, naririnig ko lang yan. Naririnig ko lang sa kumpulan sa kanto. Pumupunta sa kanto, eh. Tumigil ka. Oh, hindi. Balita ko nga, nag-fair, nag-roll back sa presyo ng jeep. Oo nga, yes, 750 na lang, come on! Yo! Tapos, ano? Pagkasama ko, nanay ko, may senior pa. Kasama ka ba sa senior? Nanay mo lang nanay naman, diba? Nanay ko, siyempre, nakakatipid ako, libre ko nanay ko eh. May nagre-react na matanda. Wala, sago. May nagre-react na matanda. Ako Sina? Na naman, matanda na naman, hump. Kilala mo na yun. Ayo. Sabi ni Maldita, si Maldita... Actually, jeje mo yung pagka-spell ng Maldita niya. Maldita. Sabihin mo, Miss Yana. Hi! Mahaba pala. Hi! Ilan? One. Ay, nakakaduling. Ang lalaki talaga hindi makontento sa isang babae, nakakainyas. Kaya nakakatakot ang magmahal at magtiwala ngayon pagdating sa pag-ibig. Uy, huwag naman. Sabi nga ng mga nag-comment kanina, hindi naman lahat ng lalaki ganon, chi. Sayang yung ganda mo kapag ka hindi ka nagmahal, ikaw din. Pero mukha namang in love si Ate Maldita kasi yung cover photo niya with lalaki. Eh, face to face. Eh, parang Joe. Ay, face to face. Bakit? Gagawin mo bang cover photo yung friendship mo lang? Di ba? Pwede naman. Why not? Hindi baka break na sila kanina lang? Grabe. Hindi niya pala palitan yung profile picture niya. May kilala akong ganyan. Oo. Gago magpalit ang profile picture 3 months muna. Sino? Kilala. Bakit? May requirement ba na magpalit dapat lagi? Hindi naman. Hindi wala lang. Ay, naku. Yan ang kwento natin ngayon. Sige napagod na. Napagod ako. Magpahinga na tayo. Ay. Masyado malapit yung bibig sa ilong. Teka. Tsaka yung bumabanda sa mic eh. Bumabanda. Bumabalik sa akin. Kaya naaamoy ko. Alam na this. Ay! Thank you, Lambert. Rico Paniero po ng Yes FM Manila. Gumanap bilang. Remy. Yan, kantayin natin ha. Si Maria Moreno po ng Yes FM Manila. Queenie. Kikamera ng Yes FM Manila. Si Tita. Hirap naman yan, friend. Si Tita Lala Banderas ng Yes FM Manila. Malapit na. Dear Tita Carmen. Missy Hista ng Yes FM Manila. Gumanap bilang Mon, Diego Bandido po ng Love Radio Manila. Ito po ay mula sa panulat ni... Papa Orly Aquino. Sound Engineer. Jason Sagun. Musical Scorer. Danny Frias. Episode Director. Phil Cruz. And Overall Director. Salvador Royales. And the most overall all director, si Lord. Nag-direct pa siya dito? Si Lord. Ah. Jesus. Let's take it slow.
so slow. Anywhere you wanna go. Hoy, batiin daw natin si Jay Torrente. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday po. Jay Torrente. Pakilala mo naman sa aking mga binabati. Oo nga. Hindi, nag-tweet lang yun. Sarap ng tawa, tanggal, antok. Ha, ha, ha. O siya, sige na, maraming salamat. Oy, hanggang alas 3 pa po ako sa Yes FM Manila. Babasahin ko pa yung mga tira-tira niyong comment. Tira-tira talaga. Comment niyo pa. Marami. Hindi ka natin masasabi. Tira-tira 200 eh. Oo, mga ganyan. Tira na 300, 400. Wala eh, sa TLC The Drama Special, tira-tira po yung 200 comments. Boom! Iba. Ako naman po, aariba sa Love Radio Manila hanggang 4 p.m. Oo, diba? Napapagod na nga minsan, eh, no? Nakikita ko kung nagkakamot ng ulo. Inaantok. Nagpukumos ng mukha. Parang, ang tagal ng oras. Oya, mauna ka magpa-make up, ha? Oo na. Ano, problema pa yun, eh. Daming problema sa buhay. Ganun talaga. Kasa, sige na. Babay na. Hoy, Friday ngayon! Ano naman? Sweldo na ba? Kasi walang sweldo na Monday. 13, 14. Oh, Monday, 'di ba walang nagpapasweldo ng Monday? Meron sa atin lang sa atin. Yes, so buhay tayo. Kaya nga sabi ko sa mga bossing natin sa taas, malas po maglabas ng pera pag Lunes, sabi sa Chinese. Sabi, hayaan mo yung mga Chinese community. Hayaan mo yung mga Chinese. Eh, mukha namang Chinese si Tanya Chinita pasado. Chinese parang Chinese. Parang lang. Naitilat. Luzon! Visayas. Mindanao. Nakapiling niyo po mula sa Yes FM Manilang DJ na may Tita Tanya Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manilang DJ na may Kay Christine Derra. Magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang consumisyon. Isang upang dramahan. Isang upang yamutan. At kayo po ay nakatutok sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Happy Friday. Push. Merry Christmas. Merry Happy Valentine's. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito.